Oh guys, ayan na. Product review po tayo guys. Disclaimer lang po, hindi po to sponsor video guys, hindi po to sponsor video. Ulitin natin guys, this is not an sponsor video. So, magre-review lang tayo guys sa product natin, yung ginagamit nating gimbal guys. Ayan, para naman, kasi meron tayong ano guys, ayan, mayan tayong kaibigan sa YT community natin guys. Ayan, requesting this video guys about our gadget gimbal. Ayan. So, ito guys, hindi siya branded. Parang generic lang siya guys, pero maraming katumbas guys. Tinignan ko na ang specs nito sa Lazada, sa Lazada platform. Makikita nyo guys, parehas lang siya. Mayroon lang ano, kumbaga, yung brand name. Pero parehas lang. Ito kasi guys, generic siya guys. Makikita nyo 3 axis lang nakalagay. 3 axis handling gaming gimbal. Pasensya na guys kasi front camera ang gamit natin. Front camera ang gamit natin. So medyo pabaliktad yung basa. So sa ngayon guys, ayan mga hype, ito na po yung ano guys, ito na po yung gimbal. Ayan. More than 3 months na po natin ginagamit to guys. If I am correct guys, more than 3 months na. So talagang positive feedback po tayo dito sa product na to. Kasi nakuha natin to sa price na 2,500 nung pinurchase ko siya online. And then, sa ngayon guys, is nagkakahalaga na lang po siya ng 2,200. So, grab nyo na guys, nakikita nyo naman yung video ko kung gaano ka-stable yung ano. Although, yung camera natin guys, is yung cellphone ko lang naman na personal lang ginagamit natin sa pagbablog. Hindi naman gaano kataas yung specs sa 16, ano lang naman yun eh. Yung specs ng pixel, 16 megapixel lang yung camera ng cellphone natin, yung Samsung A30. So sa akin guys, ayan, masasabi natin na mga kahit na talagang subok na ang gimbal na to. Napaka stable yung ano niya, stabilizer. Nakikita nyo naman guys, ang function niya guys is yun, pwede mo siyang i-stand still mo yung ano niya, function, or fully at stand still, tapos po semi-auto at saka full auto. Ayan, full automatic. So ang difference lang nito guys sa ibang gimbal na mamahaling gimbal, kaya ganito lang ang presyo niya guys, is yung sa zooming niya, hindi mo siya makokontrol dito sa gimbal yung pag-zoom in, zoom out ng video natin. So pag na-edact na natin yung cellphone natin dito, pag gusto mong i-zoom in, katas mo lang yung screen ng cellphone mo, ikaw na mag-zoom in. Yun lang yung hindi mo ma-access, ang function ng adjustment ng lens ng cellphone mo pag gusto mong i-zoom in, zoom out yung video mo. So manual, gaganon mo lang yung screen ng cellphone mo kasi hindi siya ma-access dito. Pero yung kung yung position ng ano, kung saan gusto mong titingala yung ano nyo, camera o pababa, meron po siya dito guys. Ito, pinaka joystick niya. Up and down, kahit saan mo gustong ipaling ang iyong camera. Gusto mong ipaling. Ayan, madali lang guys, madali lang function ito. Ayan, idadak mo lang yung cellphone, iangat mo lang to. So kahit malapad yung cellphone nyo guys, kaya. And then kailangan pag nakatayo siya, ano lang siya guys,
ibabalansin mo. May adjustment naman siya dito. Ito po, i-release. I-release mo lang po ito yung ano, ito, nakikita nyo. Para kailangan kasi, pag na-duck mo natin yung cellphone, wala tayong cellphone, may duck guys, ginagamit po sa pag-video. Kailangan nakaganyan ang position niya talaga, balance. Pag nakadock na yung cellphone and then pag i-on mo na yung power niya, magsisynchronize niya sa Bluetooth kasi operated by Bluetooth guys. Pag nakukunik-connected, Bluetooth connected na siya, kailangan ganyan. Kung hindi mo pa kinukunik, pag duck mo ng cellphone dito, pag lagay mo ng cellphone, kailangan balance na siya. Nakayoko yan, nakayoko pag hindi pa naka-on. Pero kailangan ang position ng cellphone mo ng gimbal stabilizer mo is totally balanced na para pag ino-on mo na to, hindi siya consuming ng more consuming ng battery. Kasi siyempre, kung hindi siya balance talagang mag-operate automatic yung gimbal mo, i-adjust niya ibabalance na yung camera mo kung saan siya pumaling. So madaling magdi-drain yung battery nyo. Ayan. Samtalang pag balansin na siya, nakagaya, nakayoko kailang balansin. Pag inon mo, ayan, iikot yun. Kukis ko siya ng harap. Ayan, pag inon mo to yung power. Zero siya ang guardian dyan. Ayan na yun. So, nakikita nyo. Ang pagkaiba lang naman kasi guys, mayroon akong in-order. Same, lahat ng feature ng gimbal na to, parehas sila guys. Ang pagkaiba lang noon guys, 4,000 mahigit at 3,000 mahigit. Almost 4,000. Pero tiningnan ko guys, parehas lang naman sila, gawang China, pero export quality. Tiningnan ko lahat. Kaso nga lang, natatakan siya ng ano na, yung brand name. Ito kasi, wala pa siya, parang generic pa lang. Hindi siya, wala siyang brand name. 3-axis lang nakalagay. Yun, medyo kaya siya mataas kasi may ano siya kasamang box na nito yung lagayan. Naka safety siya, naka box. Yun ang nakamahal doon. May box siya parang ano, parang yung material ng box is parang ano parang plastic din eh. Pero talagang naka-plaster siya pag ipasok mo doon, nakaganyan. Pero ito kasi, ito lang, nakalagay lang siya dito. So, yung sabi ko nga, 3,000 plus yun. So medyo mataas kasi dahil doon nga sa box. Box lang. Tinignan ko lahat ng feature niya nakalagay. Parehas lang ng function. Lahat ng function. Ito naman kasi, nakaano lang to eh. Ayan, nakapasok lang yan dito. And then, nakapasok lang yan dyan. Tapos dito na, suklob na. Yun, tatandaan nyo guys. Pag nakakita kayo, same feature, pero mataas. Kasi may mga kasama siyang, kasama yung lagayan niya mismo. Para kung nasa bahay, gusto mong iligpit, nakalagay siya doon mismo sa box niya mismo. Ito kasi wala. Ang ginawa ko dito sa bahay, nakatayo lang to kasi hindi siya, wala siyang kasamang stand, may free lang siya na parang box na maliit lagayan ng mga USB natin, mga memory card. Pero mayroon kasi akong ano, mayroon siyang threaded female, yan, threaded yan butas. Tapos ang ginamit ko yung stand ng tripod ng ano, yung camera ko, yung tripod ng Canon camera. Standard naman kasi yung size, yung size ng ano nila, yung stud. So ayan, kinakabit ko lang dito. Kasukat naman sila guys sa mga tripod. Kasi standard naman yung mga ano nito, yung mga stud, yung mga tornilyo ng tripod. Standard yung laki niyan. So ayan, ginagamit ko dito para maitatayo ko siya pag nasa bahay lang. Hindi ko binabox.
Maski pag nagbi-video shoot ako, nakakabit yung tripod ng camera ko para ilalapag ko lang siya kung saan-saan. Ayan, nakatayo na. Gano'n. Madali lang bumili ng tripod eh. Pang camera, kagaya nito. Although, kasama to sa camera ko, pagbili yung tripod na to. Digital. So, ayun. I-grab nyo na guys kasi ang presyo nito ngayon bumagsak po guys, bagsak presyo na po, i-grab nyo na po, hindi kayo magsisisi. Napakamura na guys ang gimbal na to. Ano na lang siya guys, 2,222. Ilalagay ko yung supplier ito guys sa Lazada store. Ilalagay ko yung link sa description below guys sa video na to. I-click nyo na lang guys pag napanood nyo para diretso na kayo sa platform ng Lazada, order na. 2,200 na lang. Before guys, mga ano pa ito guys eh. Almost 2,600. Sale yun. Kaya ang unang presyo kasi nito, kulang-kulang 3,000. So ngayon, bumagsak ng bumagsak siya. Ano na lang? 2,222 pesos. So i-grab nyo na guys. Ayan, hindi tayo ano, hindi ako nakahanda talaga sa pagre-review nito. May nag-comment lang kasi sa ano natin guys. Ayan. Shout out sa nag-request ng product review na guys. Kasi dati kasi, nung mireceive ko yung package, sabi ko, may kasunod na video na i-review natin talaga kung nagagamit natin ang product. And tingnan muna natin guys. Ayan guys. So, shout out sa nag-request ng product review ng gimbal natin guys, kinagamit natin. Shout out kay Pauline Hu. Ayan, Pauline Hu, yun po yung YouTube channel niya. Si Miss Pauline Hu. Shout out sa iyo guys. Ayan, mga ka-head, grab nyo na. Ayan sa mga, alam mo naman eh, yung mga hindi pa tayo masyadong kumikita o mga nag-i-start pa lang pagbablog, mga ka-hype, ayan. Grab nyo na guys, order nyo na guys. Lagay natin yung description ng supplier nito sa Lazada. Sa description below ng video nito. So, hindi naman tayo sanay mag-review pa ng product. So, yun lang po guys, makikita nyo na kung ano yung gusto nyo, kung yung hindi pa natin na-explain sa product na to. Makikita nyo na lang. Pakiclick na lang sa description below guys. Para diretso na kayo sa platform ng Lazada pag kinilick nyo yun. So, generic po siya guys, wala pa siyang brand name. Pero same with quality lang guys. Lahat ng feature, nireview ko talaga to. Kasi ganoon naman talaga ako pag bumili online, talagang binubisisi ko yung mga feedback ng mga client regarding the product guys, review. So, hindi ako ano guys, lucky tayo sa product nito. Hindi kayo magsisisi, mura na. Ang wala lang kasi yung ulitin ko, yung zoom in, zoom out feature niya sa pagbibideo nyo guys. Hindi nyo ma-access dito sa gimbal. So, imamanual nyo lang yung screen ng cellphone nyo. Pipitikin mo lang naman yung kung zoom in, zoom out. Yun lang yung wala. Guys, yung pag control ng ano ito, may joystick sa. Yung joystick lang niya. Tapos, power. And then ito, yung on-off. Pag nagbibideo kayo, dito control guys, on-off. Stop, then on, stop, on, pindito nyo lang to. And then ito yung sinasabi ko yung may knob siya dito guys. Oh. Ayan. Yung knob niya is, ayan, medyo maliit na guys. Gamitin natin yung magnifying. Ayan. Kung gusto, kung tatlong switch siya guys, tatlong position yung knob niya. Una, yung nakalock lang yun guys. Hindi siya pag nag-video kayo. Halimbawa kung i-steady nyo lang, hindi nyo siya hawakan. Ayan, steady nyo lang kung saan siya nakatutok. Yung angle ng camera nyo. So, sa pinakamataas. And then pangalawa, semi-auto. Then pangatlo, auto talaga. Siyang babalan sa'yo. Pagpapaling ka guys, pag ikot mo na ganyan,
kung saan ka papaling, talagang gaganon siya. Pupusisyon talaga siya kung saan. Saan ang gusto mong paling. Pupusisyon siya kasi naka-stabilize. Pero ito guys, GPS ano, axis. Naka-auto siya. Inuulit natin guys, hindi po ito sponsored video. Ayan, nagbibigay lang po tayo ng feedback regarding this gimbal. 3-axis handheld gimbal. So disclaimer, this is not a sponsored video guys. Ayan. Ayan. Shoutout naman sa supplier ng ano, sa Lazada kung naririnig nyo guys. Ayan, thank you, thank you. Ayan mga kahit, so ayan. Huwag nyong kalimutan. Makikita nyo ang full, ang link ng product na po sa platform ng Lazada. Lalagay natin sa description below ng video ito. Okay mga kahit, thank you guys. Antabayan lang nyo yung mga, susunod ko na lang yung guys, naisingit ko lang to kasi, yung Miss Pauline ho, ayan. Abangan nyo na lang yung ano, yung sa camera kasi mabilis ang gawa ko lang ang video ito, naisingit ko lang. And thank you for watching and for those who are not subscribing my channel guys, please do subscribe guys and thank you sa mga suporta na nakasubscribe na guys. Antabayan niyo guys ang mga kakulitan ng mga patang sniper guys. Yeah, yan, yung mga katuwang natin sa pagba-vlog. Thank you for watching and bye.